Magandang tanghali po, oras na para sa may init na balita. Nilamon ng apoy ang mga barong-barong sa Narcisa Rizal Street sa Tondo, Maynila. Aabot po sa 200 pamilya ang nasunugan habang isang lolang pinangangambahang natrap sa sunog ang di pa rin po nahahanap. May ulat on the spot si Rida Reyes. Rida? Yes, ako ni mag siyam na oras na nga nakataas itong Task Force Alpha dito sa sunog na nagaganap ngayon na sa Narcisa Rizal Street sa Tondo, Maynila. Ang sa impormasyong ating nakuha, pasado alas 3 ng madaling araw pa kanina na magsimula itong sunog na ito. Doon siya nagsimula sa mga pulutong ng mga barong-barong dito sa aking likuran. At dahil mabilis ang pagkalat ng apoy kanina ay sa kasamang palad, nahawa maging yung dalawang katabing apartment type buildings doon sa kanan ng compound, ano? At kaninang madaling araw ay nasa kahimbingan pa ng kanilang pagkakatulog yung mga pamilya, kaya't naging mahirap yung pagtakas mula dun sa apoy ng mga pamilyang yan. Nasa 100 bahay, Connie, o katumbas ng 200 pamilya ang nasunugan. Agad na itinaas ang alarma dahil sa laki raw ng apoy at dahil nga pahirapan na umalis doon sa mga eskinitang masisikip. Sa initial na investigasyon ng BFP, Connie, lumalabas na nagsimula ang apoy sa bahay ng isang Jocelyn Miranda, at ang tinitignan dahilan ay yung mga salasalabat daw na jumper at ang mga illegal na koneksyon ng kuryente na nakakabit sa mga barong-barong. Isa sa mga residente kanina, Connie, ang humingi ng tulong sa mga bumbero dahil ang isa raw niyang kasama sa bahay na isang matanda ang sabi niya na iwan daw sa loob ng kanilang nasusunog na bahay. Sa ngayon ay hindi pa nakikita, missing pa rin ang 70 anyos na si Victoria Mina na pinangangambahang natrap sa loob dahil daw hirap daw itong makalakad. At hanggang sa mga oras na ito rin ay nananatili pa rin nasa Task Force Alpha itong naturang sunog na ito. Pero ang sabi ng mga bumbero ay contained na raw itong sunog na ito. Pero hindi pa rin nila ibinababa sa ginagawang under control dahil hanggang ngayon ay meron pa rin daw sumisiklab na apoy doon sa loob. Ano? Samantala, nasa 10 million pesos ang tinatayang cost of damages, pero maari pa raw yung lumaki. Samantala, yung namang matandang kaninang tinukoy natin na missing pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin kasi madeklara at hindi pa rin matukoy kung siya ba ay nakaligtas o natrap dun sa loob itong matandang ito. Dahil hanggang sa ngayon ay hirap pa rin ang mga bumbero na makapasok sa loob nitong nasusunog na compound dahil ito daw ay lubos na delikado pa dahil nagbabaksakan pa rin daw yung mga yero hanggang sa mga oras na ito. So yan muna ang pinakalites mula rito sa Tondo sa Maynila. Connie. Rida, nang ating tignan itong video, no, sa iyong likuran, ay ito ay parang mid-rise building at hindi mga barong-barong. Ano. Initially kasi yan nung nakalagay sa ating report, barong-barong. At hindi ito talaga masasabing barong-barong kung yun yung pinapakita natin na nasusunog pa rin, Rida. Yes, yung kaninang pinapakita natin sa video, yan yung kalapit na mga bahay na nasunog din, nadamay din sila. But initially, ang origin ng sunog ay nagmula doon sa second floor daw ng barong-barong na tinitirahan ng isang Jocelyn Miranda. Pero hindi pa natutuko yan. So, doon siya sa may, actually this is sa mga shanties ito yung nandoon. Pero ito kasi ay nire-relocate na yung nasa proseso na ng pagre-relocate sa mga residente sa Pandibulacan. So, meron na lang mga natira na mga ilan-ilan ng mga pamilya. Unfortunately, sumiklab nga yung apoy. At ang tinuturuan dahilan ay yung illegal na koneksyon o yung mga salasalabat na koneksyon ng kuryente. Connie. Mm-hmm. Talagang nakakalungkot, ano, dahil up for relocation na nga sila, di ba, sa may Pandibulacan. Ano? Ilan pa yung, kumbaga 200 families pa ang nananatili dyan sa ngayon, Rida? Or more pa ba? Or makikita ba natin kung talagang may mga iba pang maaring madamay pa na mga katabling establishmento o mga bahay dyan, Rida? Yes. Connie, dun sa pangalawang tanong mo, wala na raman namang takot para na kumalat pa yung sunog dahil contained na raw yung area na inaapo lang apoy. Yun naman sa number of families, yung 200 families na na-determine ng mga bumbero kanina, kasama na dyan itong nasa likod natin na dalawang magkatabing apartment-type building na nasunog. Meron ding mga residente, may mga pamilyang nakatira dyan. So, yung doon sa compound ng mga shanties, Connie, mga ilan-ilan na lamang yung pamilya dyan. Hindi sila yung total ng 200. Kasama na sa 200 families, yung dalawang apartment-type building, Connie. Alright, malinaw na, Rida. At doon naman sa isang lola na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nahahanap, yan ay, siya ay isang residente mula dyan sa may apartment-type building, ano, Rida?
siya ay residente ko ni doon sa isa sa mga shanties. So nandun siya sa second floor. So ang sabi kanina nung isang parang apo nung matandang ito, kumingi siya ng tulong sa mga bumbero. Dahil ang sabi niya, naiwan daw yung lola dahil ito ay may karamdaman na rin, medyo may katandaan na rin at hirap na raw maglakad. Wala na raw silang nagawa dahil kailangan nilang isalba rin yung kanilang mga sarili-sariling buhay. Yun nga lang ay sabi nila, in the process nakalimutan nila na i-rescue rin yung matanda. At umaasa pa rin naman sila, Connie, dahil itong compound na ito, meron pa rin namang dalawang exit path. Ano? So umaasa sila na sana raw, sa awa ng Diyos, sana yung matandang yon ay nakatakas daw kahit na wala raw nag-rescue sa kanya, Connie. Sana nga, ano, Rida. At ngayon ay bukod doon sa Lola, meron po ba tayong iba pang nabalitaan na maaaring nasaktan o nasugatan dito sa insidenteng ito? Bukod, Connie, doon sa matandang hanggang sa ngayon ay nawawala pa rin, merong naitalang 8 nasugatan mula doon sa mga residente dahil mga minor injuries lamang ito at sa ngayon ay nalapatan na rin sila ng paunang lunas, Connie. Alright, maraming salamat sa iyong update na yan, Rida Reyes.